hihilingi ni Pangulong Bongbong Marcos sa International Police Organization o Interpol na maglabas ng notis laban sa pagpaslang kay Gobernador Roel Digamo. Ibig sabihin, ipapakolekta sa lahat ng bansang membro ng Interpol ang mga dagdag na impormasyon tungkol sa pagkakilanlan, kinaroroonan at mga aktibidad ng isang taong iniimbestigahan dahil sa krimen. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ, sa pamamagitan nito ay mamomonitor nila ang galaw ng mga sospek na una nang sinabi ng DOJ na ilalagay sa International Lookout Bulletin si Negros Oriental Congressman Tevez na isa sa tatlong tinitingnang mastermind di umano sa pagpaslang kay Digamo. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulong-tulong nga po para hikayatin si Congressman Tevez na umuwi po dito at harapin po itong mga kaso na ito. At nire-reiterate nga po na hindi lamang po ng ating CPNP pati na rin po ng ating SILG na handa po tayong magbigay ng seguridad kay Congressman Tevez at pamilya niya as soon as makabalik po siya dito sa Pilipinas. At kaya nga sabi namin, bumalik ka na. Palangga, saan ka na? Eh, di ba? Palagi ka nagbablog. Bakit hindi ka na nagbablog? Palangga, kamusta na kayo? Tapos palahamon pa ito ng suntukan. Hinahamon niya ito si Governor Digamo ng suntukan sa kanyang vlog. Hindi siya pinapatulan ni Governor. Kasi ito drugs? Ayun ang parang tanong. Dapat eh. I-test yeah. ito siya. Yeah. And kaya nga dapat bumalik na siya at harapin ito. Sapagkat don't play victim please, Congressman Arnie Tevez, na delikadong buhay mo, pamilya mo, eh kayo nga ang kinatatakutan sa Negros Oriental eh. Hindi ang mga Digamo. So yun ang problema, bakit ka matatakot? Eh kayo nga ang kinatatakutan. Kung wala kang itinatago at wala kang takot na managot, kung may dapat pananagutan at kung ikaw ay inosente, harapin mo po ang proseso ng batas. Ngayong hapon, ang political terrorism sa Negros Oriental sa pagpatay sa kaibigan ng mamamayang Pilipino sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, the late Governor Roel Digamo, at ang kanyang kasamang walo pang ibang pinatay ay naipile na ang kasong multiple murder laban kay incumbent Congressman Arnie Tevez na maagang tumakas ngayon papuntang Estados Unidos noong February 28 pa nagtago na sa DOJ. So this is a breaking news. Inihayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and no less than the President himself, President Bongbong Marcos and Vice President Inday Sara Duterte, that justice must be served for the people of Negros Oriental. Breaking news, na-file na po ang kaso multiple murder, hindi lang sa mga salarin o sa mga pumatay direkta doon sa Washam na minasaker nila sa nung Sabado, kung hindi kasama na dito ang mastermind at baka may isa pang maisasama. Pero right now sir, naipasa na at naisubmit at na-file sa DOJ ang kasong multiple murder laban kay Congressman Arnie Tevez na siyang itinuro ngayon na mastermind sa pagpapatay sa masaker na nangyari, siyamang patay including Governor Roel Digamo. Yan lang po sir ang aking panghuling panawagan dito. May hustisya at katarungan na darating. At ito ay hindi pababayaan ng ating poong may kapal, ng ating pamahalaan, and we are very happy sa ating kaibigan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na unti-unting bumubukas ang bintana ng kasaysayan at ng hustisya para sa bayan ng Negros Oriental sa panibagong paggabot ng kapayapaan at matapos na matuldukan na ang political warlordism at terorismo ni Arnie Tevez sa lugar na ito. I will emphasize this and again. Ayaw nilang mabuking, mabisto, ma-identify, ma-expose ang kanilang underground component inside their urban and town center and front organization operations. Gusto nila magkunwari na sila'y manok, pero sila ay mga mapanganib na mga ulupong at mga kobra na nanunuklaw. By using that analogy na sila kunwari ay manok, wala silang lason na ginagawa at wala silang pagwasak sa kabataan at sektor, gusto nilang itago ito, yung underground movement na binubuo ng mga underground mass organizations ng Communist Party Unit at ng kanilang recruitment and involvement and support to the NPA para pabagsakin ng gobyerno, i-promote ang terrorism. To hide all of this, kailangan nilang i-maintain ang cover nila sa na mga front organizations. Kaya gusto nilang igiit na i-qualify sila na human rights defenders sila, ang mga organisasyon nila at ang kanilang mga operatiba at mga pangsyonaryo. Ang SESTE, mga kababayan, General Samojo Interest,
ang mag-a-identify ay mga CPP operatives din. Kagaya ng NUPL, National Union Patakas Lawyer, na ito ay mga operatibang abogado ng Communist Party ang karamihan sa kanila. At ang isa ay karapatan piyansador at tagapagtaguyod ng NPA ito, tagapagtakip sa mga krimen at mga human rights violations ng NPA at promotor ito ng kaguluhan sa ating bayan by making appear na ang mga pangbarikada, mga pang-uudyok sa welga, pagparalisa sa ekonomiya, pag-agaw sa mga private company ng mga grupong na-radicalize nila sa labor sector, ang mga boycott, mga pananabutahi sa kumpanya, mga pangpadlak sa ng kumpanya kagaya ng ginawa nila sa Marilao, sa NutriAsia, sa Kabuyaw, at marami pang kumpanya na winasak ng Kilusang Mayuuno na hawak ng Communist Party at may underground component na Revolutionary Council of Trade Union. All of this na pananabutay at mga barikada at mga kunwari welga ay pagtatakpan nila ngayon na ito ay mga pagsusulong sa human rights defenders. Ang naglalayong gumamit ng karahasan na terorismo, pagpatay, panunog pangbobomba para pabagsakin ng gobyerno, igiit ang kanilang politikal na pananaw at ideolohiya. They cannot qualify as human rights defenders. Very basic yon. Ang nagsusulong ng karahasan, pagpapabagsak sa gobyerno at gumagamit ng ganitong mga pamamaraan sa kasaysayan at karanasan ay CPP, NPA, NDF, and the likes of Abu Sayyaf and other groups na para maigiit ang kanilang political demand and ideological position ay gumagamit sila ng pagpatay sa mga sibilyan, sa mga security forces ng pamahalaan. They can never qualify as human rights defenders. Pero sa ilalim ng batas na gustong gawin ng CPP, NPA, NDF party list operatives, included sila basta ma-qualify sila sa committee ba ng Human Rights Defenders Committee na ang may gawa at bumubuo nito ay karamihan mga konektado din sa CPP, NPA, NDF. Di ba katawa-tawa yun? Pangalawa, sa tanong po ninyo, Ma'am Divine, ang pagwewelga ay karapatan. Sa ilalim ng batas, kinikilala yan. Pero yung labor strike ay hindi pwedeng magpahintulot ng pagpapadlak, pagbarikada, at pagwasak sa operations ng isang kumpanya. Kapag KMU na CPP, created CPP-led organization at nag-u-joke sa mga welga na ito, pinapadlak nila, binabarikadahan nila, sinisira nila ang mga kagamitan sa production at kanilang tinatakot at sinisira, kagaya ng ginagawa nila ngayon sa kanilang kilusang sabutahi na tinawag nilang Tigil Pasad at tinatakot nila mga driver na magbiyahe. Yan po ay pananakot para igiit ang isang political demand. Those are kinds of terrorism. Under the law, defined yan sa terorismo at hindi pwedeng ikilalanin yan na Human Rights Defenders Act. Di po ba, Ma'am Divine? Magwelga ka, pero yung halimbawa sa NutriAsia, 40 lang ang manggagawa na kinuha ng KMU, hindi pa mga direktang manggagawa at sila ay third-party provider, out of 1,000 plus na manggagawa sa NutriAsia. For 52 days, binarikadahan nila kasama ang grupong Kadamay, Urban Poor ito, hindi naman manggagawa sa NutriAsia. Anak Bayan, Gabriela, at mga iba pang organisasyon na kagrupo nila sa CPP, NPA, NDF Urban Operations sa Bulacan at dyan sa Caloocan, Metro Manila. For 52 days, sinira nilang kumpanya General Samudio in the guise of labor dispute and welga. While ang 940 na mga manggagawa ay hindi makapasok sa trabaho nila, almost umabot po ng 420 million ang damage sa kumpanya ng NutriAsia at muntik nang magsarado kung hindi tayo tumulong dito. At ngayon, ipapanawagan nila na ang ganito mga aksyon, pananabutahi, pangbabarikada, pangpapadlak at pagwasak sa operations ng mga legitimate company just because they want to assert na sila'y nagwewelga, bawal yan sa batas, tatawagin nila ngayon nga bahagi ng human rights defenders. Yan po ang mga delikado, Ma'am Divine. Dahil nagtago sila sa maskara ng kunwari mga paggiit ng mga demokratikong karapatan sa freedom of assembly. Halimbawa, mag-rally sila, bit-bit nilang panawagan, kabataan, sumapi sa NPA, ibagsak ang rehimeng US Duterte Marcos. Kabataan, suportahan at isulong ang armadong paglaban sa gobyerno, ibagsak ang Estado, sumulong at tumungo sa NPA. Diyan sila mag-rally sa harap ng Camp Aguinaldo, Camp Crame, at kapag hinuli mo sila, sasabihin nila na ito ay karapatan bilang human rights defenders sila sa kanilang pamamahayag. Ginagawa nila yan, ang tawag dyan ay lightning rally. Dapat inaaresto yan kahit wala silang direktang bit-bit na armas. Kasi yan ay pang-uudyok sa sedisyon, pang-uudyok sa rebellion at pag-promote ng isang grupong terorista, CPP, NPA, NDF, and yet hindi natin sila naaresto. So lalo na ngayon, kapag may human rights defenders law na sila, ay doon sila magpapayong. Kalokohan yun.
pinipilay nila, pinaparalisa nila ang mga batas natin, and gusto nila sila ang magdikta sa pagpapatupad ng mga batas natin. Hindi pwede yun, hindi natin papayagan ito. Definitely, this will not become a law. This will never become a law. Apat na na-attempt nila ito, Mami Divine. Pang-apat ito ngayon, and we will not allow them even in public discussion like this. Ang recruitment nila ay gumagamit ng panluloko, panlilinlang at kasinungalingan. Deception, lies, and manipulation. At gagamitin nila ito para sa kanilang paggamit ng front organization. So sasabihin nila, hindi kayo mag-alangan sapagkat hindi tayo pwedeng habulin na surveillance. Sabi nga ni General Naknak, nasa provision pa rin ito, hindi tayo pwede imbestigahan. Hindi tayo pwede i-subject for investigation or even habulin ng mga batas ng gobyerno na ito, lalo ng anti-terrorism law, sapagkat protektado tayo ng Human Rights Defenders Law. Tama ka. So mapapabilis at mapapalakas nila ang kanilang layuning makapagpanumbalik sa recruitment. Lalo na sa hanay ng kabataan, mga manggagawa, at mga urban poor, and even sa iba pang mga sektor na ini-infiltrate nila. Remember, ang batas na ito, ang layunin nito ay to serve the agenda and interest of the CPP, NPA, NDF, and not the Filipino people. So itong human rights defenders, tawagin ko dapat ito na CPP, NPA, NDF, Communist Terrorism Defenders Bill. Kasi yun talaga ang purpose nito. Ipagtanggol, isulong, at pangalagaan ang interest ng mga operatiba, pangsyonaryo, mga colluders, conspirators, tagapagkasabwat, at tagapagsulong ng agenda ng CPP, NPA, NDF. And one of that is recruitment and pagbubuo ng mga underground organizations sa mga lugar na hindi natin inakala na nandyan sila. Sa simbahan, sa media, sa mga professionals, sa schools, sa public school teachers, sa government employees, and even sa loob ng ating mismo mga opisina ng pamahalaan. Delikado ito sapagkat tatanggalan ito ng kapabilidad at pwersa at lakas ang law enforcement power ng gobyerno. Again, ulitin ko, ang CPP, NPA, NDF, Human Rights Defenders Bill na agenda ay dapat tawagin ito na Communist Terrorism Defenders Bill nila. Ang sukatan nito kung ano talaga ito, kasaysayan. Kasaysayan ng mga grupong nagsusulong nito, which are all identified as connected and binuo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines sa urban area, pati party list. Number two, karanasan. Nakikita natin na kapag binutas nilang batas, gagamitin nila ito para humina ang ating pamahalaan at laruin at ikutan ang demokratikong proseso at mga legal na proseso to their advantage. Number three, maliban sa kasaysayan, karanasan, ang kanilang layunin. Ang layunin nila ay hindi kapayapaan, hindi karapatang pantao. Ang layunin ng mga grupong ito, kagaya ng mga party list nila, ay pahinain ang gobyerno at ultimately manunulsol sa taong bayan para udyukan sila na mag-alsa, mag-revolusyon, gumamit ng karasan para pabagsakin ng gobyerno. Sapagkat ang layunin ng grupo ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat at talipores nila ay kapangyarihan, hindi kapayapaan at karapatan ng mamamayan. Sapagkat yung involved sa underground movement, yung nagsusulong, tumutulong at bumubuo ng armadong pwersa nila sa NPA na nakatago sa likod ng mga front organizations nila sa urban and town centers. Kagaya limbawa, pag sinabi mong anak bayan, Piston, Alliance of Communist Teachers, yung kanilang grupong Gabriela, lahat yan pinuo ng Communist Party of the Philippines para magkunwari na sila illegal. Sila ay front organization. Sa loob niyan, General Somodyo, mga kababayan, mayroon po yung underground component, lamba sa Piston. Hindi yan puro legal eh. Ang namumuno niyan ay mga miyembro din ng NDF organization na PSMT, Pambansang Samahan Makabayang Tsuper. Ang Gabriela, mayroong makibaka, malayang kilusa ng bagong kababaihan. Ang anak bayan, ang Ligo Filipino Students, mayroong kabataang makabayan. Ang AK Teachers at ang AK ay mayroong kaguma, katipunan ng gurong makabayan. At and so on and so forth. These underground organizations are the conduit, connections, and support group para makapag-recruit sa NPA, makapangalap ng pundo, armas, bala, bomba, detonating cord, blasting cap, sasakyan, bahay, at iba pa para sa NPA para pabagsakin ng gobyerno. And yet they are lurking, hiding, nagtatago sa likod ng maskara ng mga front organizations. Kung mailusot nila itong panukala nila na Human Rights Defenders Bill,
lahat ng mga grupong underground na nasa loob ng mga front organizations, hindi mo na pwedeng habulin sa batas. Kasi sasabihin nila, kami ay bahagi lamang ng mga democratic and legal activists and human rights organizations. Very precisely, General Samudio, malinaw po ang ibig kong sabihin. Gustong itago ang underground movement. Yung underground illegal component na ito po ay nakapaloob at nakapasok sa mga front organizations, delikado po kapag nailusot ng CPP, NPA, NDF ang Human Rights Defenders Bill. The Anti-Terrorism Law, the Anti-Terrorism Financing Act, and even sedition and other acts and other capability for law enforcement ng pamahalaan at ng state security forces natin ay mapipinsala, maapektuhan at maparalyze nila. Therefore, they become free to operate by hiding inside their so-called front organizations. Yun po ang pinakapunto dyan, General Samudio. Pangalawa, na gusto kong diinan dito at dadagdagan lang ni Prosecutor Chris Gonzalez. Yung mga NPA active operatives, kapag nahuhuli ito o kaya ay namamatay, pinapalabas nila na ito ay mga researchers, human rights defenders, human rights advocates. At hindi nila inaamin ito ng mga NPA. Yung mga top leaders ng Communist Party, kapag nahuli, tinatawag nilang consultants. Ngayon, tatawagin na nila ito na mga human rights defenders. So, kalukuhan ito. Ito ay pag-ikot sa batas, pagbutas sa mga batas, at pagbaliktad sa batas laban sa ating pamahalaan. And it emboldens them and empower them. Nabibigyan ng kapangyarihan tuloy ang CPP, NPA, NDF para pumasok sa proseso ng ating mga legal processes and legal system, at nang sa ganun ito ay lumpuin at paralisahin to their favor. Yan po ang ibig kong sabihin, General Samudio. Kaya ini-example ko, for example, pag nahuhuli yung mga top communist leaders nila na sila din nagkukumpas ng NPA, pinapalabas nila na consultant ito. Hindi ito communist party. At iniikutan nila tayo dati gamit ang T-Stocks. May JASIG, mayroon silang sinasabi na Joint Agreement for Safety and Immunity Guarantee, mayroon agreement daw ang gobyerno for reciprocal working committee to release mga consultants na ito, etc., etc. Kaya gusto nila magkaroon ng T-Stocks. Ngayon na hindi nabalik sa dating framework, gusto nilang ikutan ng anti-terrorism law, anti-terrorism financing, at iba pa mga batas sa pamamagitan nitong tatawagin na nila ngayon ang mga operatiba nila sa underground, sa NPA, sa Communist Party, na mga human rights defenders. Papayungan nila ito, at ang nakakatawa na nakakabigay ng mataas na pagkagalit sa mamamayan, sila din ang magbibigay ng kategorya na ito, because the Human Rights Defenders Committee na gusto nilang i-create, sila din ang may hawak. Nandyan ang karapatan na piyansador ng NPA, grupo ng Communist Party, gagamitin nila ito as Human Rights Defenders Committee. Nandyan ang NUPL, National Union of Patakas Lawyers, piyansador at mga tagapagpatakas ito ng NPA at ng Communist Party. At ang kanilang alliances na nabubuo nila sa loob ng FLAG at iba pa mga grupo. Samantalang yung mga totoong mga human rights defenders at totoong nagtatanggol ng demokrasya at kapayapaan, wala. So ito ay isang uri ng basura, na uri ng panukala na hindi dapat nakalusot sa committee level at dapat harangin ito sa plenaryo pa lang at huwag nang lumabas sa ating kongreso papunta sa Senado. Ang pinaka dapat malaman ng taong bayan din, maliban na ito'y pakana ng CPP, NPA, pati nilusot nila sa kongreso through their party list operators, ang intent ng batas ay questionable, sapagkat ang premise ng batas sa kanyang preamble, sa kanyang paunang bahagi ng mga definition ng kanyang paglalahat kung anong human rights, ay ang kanyang assumption that the only entity capable to do human rights violations and abuse ay ang mga state security forces, ang gobyerno lang. Mali po yun. Hindi na tinatanggap yan ng United Nations. Other entities na tinatawag na non-state actors, which include yung CPP, NPA, NDF, are also capable to commit human rights violations or abuses and to violate international humanitarian law and to also abuse their use of violence against the state. So mali pala, ang kanilang premise palang mga kababayan, ang pwedeng lumabag lang at lumapastangan sa karapatang pantao at mga kalayaan at political rights ng mamamayan ay ang Estado is wrong. That is an obsolete, self-serving definition na naglilingkod lamang sa interes ng puwersa
na gustong pabagsakin ng gobyerno at wasakin ng Estado like the CPP, NPA, and DF. Secondly,